Amen. Shalom, shalom everyone. Kumusta po kayong lahat? Praying na lahat kayo ay abutan ng sa gabing ito ay kayo ay nasa mabuting kalusugan, nasa mabuting kalagayan. At higit sa lahat ay malayos anumang sakit at karamdaman. Amen. Praise God. Thank you at patuloy kayong kasama hanggang sa mga sandaling ito. Okay, so once again, just welcome you sa ating pong prayer night at and I hope na lahat ng inyo pong mga panalangin sa gabing ito ay magkaroon po ng katugunan at ganoon din ang ating patuloy na pinapanalangin sa bansang ito ay magkaroon ng kasagutan. Zero COVID case in Macau. Amen? Amen. Okay, so praise God. So tayo may magsimula sa ating pong opening prayer na pangungunahan ni Brother Harold. Okay. Amen. Opening prayer po ba? Pastor, bago yung exhortation. Let's exhort first and then we pray. Okay, let's exhort first. Amen. Gusto ko lang po mag-share sa inyo ng konting exhortation about prayer. So, pakasabi nga po muna natin sa ating sarili na powerful Christian is a prayerful Christian. Amen. A powerful Christian is a prayerful Christian. So ang pag-uusapan po natin dito is powerful prayer. Sa gabing po ito, bago po tayo magsimula. Amen. So meron pong magandang sinasabi si Apostol sa Apostol Paul sa 2 Corinthians. Bago po yan, basahin po muna natin yung ating text sa James 5:16-18. Sabi po doon, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being, even as we are. He promised that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crop. Amen. So, meron po maganda sinasabi si Apostle Paul sa 2 Corinthians 10:3-4. Sabi niya, we are human, but we don't wage war as human do. We use God's mighty weapons, sabi ni Apostle Paul, not worldly weapons, to knock down the strongholds. So meron po palang God's mighty weapon na pwede magpabagsak sa strongholds o doon sa mga pumipigil sa atin bilang mga Kristiyano. Means we use prayer as a mighty weapon and it has divine power to demolish strongholds. Yung prayer pala, meron po palang divine power to demolish strongholds para alisin yung mga pumipigil sa kalooban ng Panginoon. Remember yung Lord Jesus, every time na magmi-ministry siya, he always pray whether mag-share siya ng word of God or whether magpagaling siya ng may sakit or gumawa ng mga himala, amen, o bumuhay ng patay. He always pray yung Panginoon. Alam naman natin na si Jesus yung magandang example ng isang mapanalangin na tao, amen. So, paano tayo magiging pulpo ang prayer natin? Yung prayer natin like Jesus, ano po yung formula? So, kapag ang prayer natin ay laging naka-align sa will of God, yun daw po yung formula, yun lang yung nag-iisang formula, na kapag tayo mananalangin, laging naka-align sa will ng noon. Tulad natin, Panginoon, na sabi niya, Lord, Ama, sabi niya, not my will, but your will be done. Ganun lagi yung prayer ng Panginoon. Amen. So kung kapag ang prayer natin ay lagi nakalain sa will of God, magiging powerful lagi yung prayer natin. Kahit na sinong tao yung nananalangin, kahit gaano kalaki yung passion natin sa pananalangin or kung ano man yung layunin o purpose natin sa pananalangin, God answer our prayers that are in agreement with His will. Kung kalooban ba talaga ng Panginoon. Kaya ang Lord, hindi laging yes ang sagot. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Pero hindi porke ang sagot ng Lord
Hindi yes, eh, hindi na niya tayo mahal, eh, man. Hindi po ganun. Bibigyan ko kayo ng example. For example, meron po akong panganay na anak, ayan, 4 years old. Magpapaalam siya sa akin. Hihiling siya sa akin, Daddy, pwede ba akong pumunta ng party bukas? For example, ganun hiniling niya sa akin. Pero pinayagan, I said no. Ibig po ba sabihin na hindi ko siya mahal? No, hindi po ganun. Dahil alam ko, ikapapahamak niya yun, amen. Dahil 4 years old lang siya, eh. Umiling siya sa akin, pero I said no. Pero sabi ko, hindi. Dahil alam ko po, ikapapahamak niya po yun. So, ganun din po ang ating ama sa langit. When he said no, hindi po ibig sabihin din niya tayo mahal. Mahal niya tayo, pero alam niya na hindi pa yun yung time para payagan tayo sa mga hinihiling po natin. When we pray passionately and purposely, according to God's will, God will respond powerfully. Amen? So kung tayo mananalangin ng passionate, kung may purpose yung panalangin natin at ito ay according to God's will, God will respond powerfully. Amen? Ibibigay niya po ito sa atin kapag time na talaga. At laging alam po ng Diyos Ama sa langit na kung ibibigay niya na po sa atin yung mga pinananalangin po natin. Di po ba sa Matthew 6, Jesus rebukes yung those who pray using repetitions. Amen. So hindi po kailangan ng marami tayong sinasabi sa Panginoon. Basta manalangin po tayo na Lord, kung ito po yung kalooban niyo, let your will be done. Kung manalangin tayo naman at ito talaga yung will ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon yung tama po yung time. Amen. So prayer is communicating with God. All we have to do is ask God for His help. Kapag humingi tayo ng tulong sa Panginoon, hiningi natin pangangailangan natin, ipaubayan natin sa Panginoon at magtiwala na lang tayo ng buong buo sa Panginoon. Amen? So bilang conclusion, basahin po natin yung Matthew 6, 7 to 8, tapos po tayong po mananalangin. Amen? Sa Matthew 6, 7 to 8, sabi po doon, and when you pray, sabi niya doon, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So sa gabi pong ito, ipapanalangin po natin. Marami po tayong papanalangin yung Macau, yung mga ibang bansa, family natin. So kapag nananalangin tayo, lagi nating isipin na, Lord, let your will be done. Amen. Lagi natin tatandaan na yung kalooban ng Panginoon, yung lagi nating maipanalangin sa Kanya. Amen? So let's pray po at sama-sama po tayong manalangin sa gabing ito nang may panalangin tayo sa Panginoon. Lord, salamat po sa gabing ito na binigyan po sa amin. Lord, salamat po, Panginoon. At tinuruan niyo po kami muli, Panginoon, sa pananalangin. At nawa, Panginoon, na sa gabing ito, ang kalooban mo po lagi ang aming may panalangin mangyari sa buhay po namin, Lord. Sa'yo po namin yung pinagkakatiwala ng lahat, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming mga bibig para may panalangin po namin ng aming bansa, Panginoon, bansang Macau, ang aming mga kapatira, Panginoon, ang aming pamilya, ang mga malalapit sa amin, ang mga kapatid ng church na kinagamit mo po, Panginoon, Lord God, sa iyong ubasan, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa'yo po namin dadalangin ng lahat ng may pasasalamat at buong-buong panampalataya sa aming Panginoon Jesus. Sa'yo lamang po namin dinadalangin lahat in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Thank you, Lord. And let's worship and praise God together, declaring His grace is abounding in us. And if it had not been
Hallelujah! I-type nga po natin sa comment section, I am standing because of the grace of God. Because by the grace of God. Hallelujah! Shalom to everyone! At let's pray, let's agree tonight, zero case, zero COVID cases in Macau. And the people of God will stand strong. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin ngayon at papanalangin po natin for this time. Patuloy natin pag-pray, panalangin ang gobyerno ng Macau. Let's thank God because ang gobyerno ng Macau ay ginagawa nila ang lahat. Very effective po ang kanilang mga pamamaraan para sugpuin ang pandemyang ito. And panalangin pa natin na yan pa sila ng moral wisdom and direction ng Panginoon, especially the Chief Executive Ho Yat-Seng at ang bawat mga government departments, especially po ang mga active ngayon sa na government departments, yan pong sa health, SSM, yung IAM, yung Municipal Affairs, at maging ang mga kapulisan, ang BSP, ang PJ, lahat po ng mga active government departments ngayon, ipanalangin po natin na talagang maging efficient at effective po ang kanilang pagmamanage ng lahat ng ito para masuk po ang pandemya. Huwag po natin kalimutan din ang mga frontliners, lagi natin pag-pray, ang mga doctors, nurses, ang mga medical staff. Let's pray for all of them, the protection of the Lord be upon all of these people from the government hanggang sa mga frontliners. Amen. Kung tawagin po natin si Ate Elisa to pray for the government of Macau. Okay po, narinig na po ako, Father David. Yes po, okay na po. Let's pray. Clear na po. Let's pray first for the government of Macau. Hallelujah, hallelujah, Father. Our Father in heaven, we humbly come before your throne of grace, O God. Father, we pray for the government of Macau, to the Chief Executive, Ho Yat-Seng. May he seek you first in his decision making all over Macau. May you grant him wisdom on how to lead and direct Macau. Lord, nawa lahat ng desisyon na gagawin niya ay naaayon sa iyong kagustuhan at para sa ikabubuti ng nakararami. Inadalangin din po namin, Panginoon, ang bawat departamento ng gobyerno na nawa lahat ng measures na pinapatupad nila ay maging effective and progressive para sa kapakanan ng mamamayan ng buong Macau. Father, we also pray for the medical frontliners. May you protect them from all the sickness. Give them strong mind and strong body para mapaglabanan ang pandemya. We even pray also for the police force, O God. May you protect and guide and your guidance be upon them habang pinapatupad nila ang peace and order sa buong Macau. Nawa ay magkaroon po sila palagi ng puso na may compassion sa pagtulong sa mga mamamayan at magkaroon po sila ng passion sa kanilang mga trabaho. Huwag po silang magsawa, Panginoon, sa kanilang gawain, O Lord God. May you cover them with your most precious blood, Lord Jesus. And Lord, Father God Almighty, let your will be done all over Macau, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. The Lord shall guide the government of Macau, SAR. Siyempre, huwag natin kalimutan, ipanalangin po natin ang mga kabataan. Let's pray for the youth, for the young generation. Ngayong mga panahong ito ay malaki ang kanilang oras. Nakastay lang sa bahay. Ngayon ang pagkakataon ay panalangin natin sila na sila ay matuto, kausapin ng Diyos ang kanilang mga puso and maging masunurin sila sa kanilang mga parents to walk in godly and moral ways. Atin pong rebuke, labanan sa panalangin ang gawa ng aaway sa kanilang buhay na sila malayo sa addiction, sa mga bisyo, sa mga sobrang pagka-addict sa games, and especially yung depression, mas preserve ang kanilang buhay, huwag silang mag-commit ng suicide, at ganyan din, syempre, maging masunurin sa magulang at sa gobyerno at sa authorities. And let's pray that they will have a balance
Okay, balance sa kanila lahat ng areas in their physical being, emotional, psychological, and most importantly, spiritual health. Makarinig sila ng Word of God sa kanilang batang edad pa lamang, ngayong bata pa lamang sila. Brother Lyndon, lead us in prayer. Panalangin natin ang mga youth. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you for today, for the opportunity, Lord, na binigay mo sa amin to pray sa aming mga kabataan at ang mga young generation. We thank you for their life, Lord. We thank you for bringing them to this world dahil alam namin, Lord, na these children will continue the light, Lord, na iniwan mo sa bawat isa sa amin. I lift the youth and young generation up to you, Lord, and today, kung anuman po yung mga ginagawa nila ngayong araw, ay maipakita mo sa kanila ang inyong kadakilaan. And inyong grace and mercy, O Lord. Remind them of your presence in their life. Help them to rely on your Holy Spirit for guidance, direction, as they face the challenges on their life. Bigyan mo po sila ng kagalakan sa kanilang mga ginagawa and encourage them kapag sila ay nanghihina at nagdi-discourage. Ilayo mo po sila sa mga hindi mabubuting gawain katulad ng mga biso, sugal, droga, pagka-addict sa social media, at even mga porn or scandals, and mga bata o mga banta ng kaaway. Bagkos ilapit mo sila sa inyong mga gawain katulad ng mga Bible studies, Lord, mga pagtulong sa kapwa, mga activities sa churches. Grow and stretch them in a new way, Lord. Pour out your grace and mercy over them kapag sila ay nagkukulang. Help them to divert their attention to you, O Lord, especially sa mga araw na sila ay mga problema. Sa mga youth na nakakaranas ng mga mental issues, Lord, and depression, Lord, kayo po ang kanilang maging sandigan. Help them to balance and manage their time, to have more time with you, Lord, and not only time for you, Lord, but also balance their physical, mental, especially spiritual aspect of their life, O Lord. Lord, develop them in identity found in Christ, Lord, na sila ay maging katulad mo, Panginoon, so that we would become grounded in who you say they are. Develop their obedience, Panginoon, na sila ay maging masunurin sa'yo, sa kanilang magulang, and Lord, confirm their hearts that you are their Father. You are their guidance and counselor. Magkaroon ng takot, respeto, at pagsunod sa kanilang mga magulang, sa mga nakakatanda, and of course, sa inyo lamang, Lord. Lord, we raise up the youth all over the world that are willing to step out their faith to pursue your calling for their life. O Lord, help them to become close together as one. Pagkaisahin mo sila with one body in Christ to support, love each other, and encourage each other through every circumstances, Lord. This is our prayer, Lord, to our youth. In Jesus' name we pray. Amen. And everybody agree, amen. The youth is for Christ. The youth of Macau, the younger generation, is for Christ. Let's declare the mighty name of Jesus in everyone's life. You are the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful
Hallelujah! I-type po natin sa comment section, the name of Jesus is powerful. Hallelujah! The name of Jesus can defeat all diseases. Hallelujah! COVID is defeated by the power of the name of Jesus. We declare, Amen. Magpatuloy po tayo sa pananalangin and we declare that there will be healing throughout Macau. Papanalangin po natin ang una, ang lahat po ng mga may sakit. Let's continue to pray for the sick, yung mga infected, ang mabilis na recovery nila at paggaling at maranasan nila ang pagpapagaling ng ating Panginoon that they may find the true healing in Jesus Christ. Ngayon din po, ipanalangin din natin na siyempre yung mga taong apektado dahil sa mga infected na to, yung mga nakatira sa mga red zones, sa yellow zones, yung mga nagkaroon ng close contact sa mga taong ito na mamatay na ang virus sa kanilang katawan at lahat sila ay magumaling at maging clear at maging healthy. Let's cancel the spreading of the virus and let's declare immunity, yung mga immune system ng tao dito sa Macau ay lumakas at labanan ang lahat ng sakit na to. Siyempre, kasama na rin dyan ang mga nasa quarantine at patuloy natin yung pag-pray lahat ng mga gumagamot sa kanila, doctor, nurses, medical staff. Brother Jeric, lead us in prayer. Hallelujah. Pwede po, okay na po, malinaw po. Yes, malinaw na kapatid. Go ahead. Yes, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat na naman po sa gabing ito. Pinagtipon-tipon mo po ang iyong mga anak, ang iyong servant, Panginoon. Lord, patuloy po namin papanalangin ang mga taong naapektuhan po ng virus ito, Lord God. Nahawaan, Panginoon. Lord, we're praying, Panginoon, for fast recovery. Comfort them, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na mawalan po sila ng pag-asa at magpa-apekto po sila sa kanilang nararanasan sa oras na to. Panginoon, alam po namin na ikaw po yung great doctor. Ikaw po ang aming great healer, Panginoon. Kaya alam po namin na hindi po sila pababayaan. Alam po namin na simula sa oras na to, Panginoon, pinapagaling mo na po sila. Ganun din po, Lord God, sa mga nakatira sa red and yellow zones, Panginoon. Lord, ikaw na po bahala sa kanila, Lord God. Comfort them. Ingatan mo po sila at hindi po sila maapektuhan sa mga sa nangyayari sa kanilang lugar ngayon. Kung saan man po sila nakatira ngayon, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, yung mga naka-close contact po nila, huwag mo pong hayaan na kumalat po tong virus na to pagkat hindi mo po pababayaan na tuluyan pong kumalat ang virus na to at maapektuhan po ang mga taong andirito. Lalong lalo po ang churches sa bansang Macau, Panginoon, at maapektuhan po ang iyong gawain. Lord, dinadalangin po namin lahat-lahat ng mga taong naka-quarantine ngayon. Lord, kahit po sila'y nag-iisa sa kanilang tahanan ngayon, alam po namin, Lord God, na nandiyan ka upang sila'y damayan, samahan, at i-encourage, Panginoon, na paalang araw, lalabas na po sila at babalik na po sa normal ang lahat ng mga nangyayaring ito sa bansang Macau. Alam po namin, Lord God, na may pinapahiwatig ka lang na ikaw lang yung Diyos na dapat sambahin, na ikaw lang ang Diyos na dapat purihin at makita sa kanilang buhay. Wala pong magagawa ang mga tao, Lord God, kundi sila magdidepende sa iyo. Ikaw lang ang dahilan kung bakit po magiging maayos ang bansang ito. Ikaw lang po yung dahilan kung bakit po nagiging maayos po ang bawat test sa bansang ito, Lord God, at we declare and we believe, Panginoon, zero cases sa bawat test, Panginoon, na magaganap sa bansang Amen. Ito, Lord God. Hallelujah. At kung din po sa aming mga frontliners, Panginoon, Lord, protect them. Pagkat alam po namin, Lord God, na ginagamit po sila upang makatulong po sa mga taong naapektuhan. Protect them, Lord God, upang maging malakas po sila. Bigyan mo po sila ng wisdom, knowledge, and strength na nanggagaling lamang sa iyo. Alam po namin, Lord God, na hindi mo po hahayaan na maapektuhan ang mga ang iyong mga frontliners, Lord God, mga nurses, doctors, even ang mga taong na pumapasok, Lord God, sa mga service crew, Lord God, at sa mga
security. Panginoon, ikaw na po bahala. We surrender all to you. Wala po kaming may itutulong sa mga bagay-bagay, Panginoon, pero sa panalangin, Lord God, alam po namin na dinidinig mo na po ito. Maraming salamat po, Lord God. We declare healing, fast recovery, and we declare zero cases sa bansang ito. At alam po namin, Lord God, na wala na to in Jesus' name. This is all we pray in the powerful name of your Son, Jesus Christ. Amen. 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 Sige nga, i-type ulit natin. Zero COVID case in Macau. Ayan. Lagyan natin ulit sa comment section. Zero case. Punoy natin ang comment section ng zero COVID case. Hallelujah. Okay. Ngayon po, panalangin naman natin. Pagpatuloy natin panalangin ang mga churches. So, atin pong specifically ipag-pray. Okay, una po, siyempre, ang mga Chinese churches po, Christian Chinese churches dito sa Macau, na maabot pa po nila ang maraming mga residente, mga Chinese people dito, na sa kanilang mga preaching, at maging sa kanilang mga personal testimonies, ay maabot nila at madala sila sa Lord. Ganyan din po ang iba't ibang churches dito sa Macau, ang mga Filipino churches, Indonesian, iba't ibang lahi na may mga Christian churches dito, na maabot natin ang kanya-kanya nating mga kababayan, yan, para danin sila sa tama, sa katwiran, at danin sila patungo sa Lord. Pag-pray din po natin ang Macau Evangelical Ministers Association o ang MEMA. Ito po ang asosyasyon ng mga Christian Filipino churches dito sa Macau, na patuloy na maging iisa sa purpose na abutin ang mga tao padaling kay Lord, mag-turuan ng tao in all areas, holistically, at pag-pray natin ang anointing ng Holy Spirit sa bawat mga gawain, ito man ay online, and direction sa bawat mga lingkod ng Diyos, sa mga pastor. Of course, let's pray for our pastor dahil siya po ang president ng MEMA. So let's pray for our pastor Bong, more wisdom and talagang guidance for the whole organization of MEMA. At syempre sa atin naman, for our, on our part, believers, ay patuloy tayong maging mapagtanim sa kaharian ng Diyos. Napakahalaga niyan. Lalong-lalo sa mga panahon to, it's the right time to exercise our generosity in blessing the world, especially Macau. Sis Judy, lead us in prayer. Pakilakas, sister. Medyo mahina ka. Baka malayo ka sa mic. Medyo mas okay na. Kung may lalakas mo pa ng konti, mas much better. Ah, okay, sige. Naririnig naman, sige. Sige, kapatid. Sabi niya po, pagka kanyang salita, Romans 12 verse 2, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer, and there is a hope, especially in your faith. So, let us pray for the churches in Macau. Father God, in the name of Jesus, and the power of the Holy Spirit, Lord God, sinataan po namin na ating churches sa Macau, Panginoon, especially in our side sa mga Chinese churches. Lord God, naniniwala po kami sa Panginoon, every member po ng Macau, Panginoon, mga residents, Lord God, kasi mas effective sila, Panginoon, sa Panginoon, Panginoon, listen, Lord God, listen to the power of the Holy Spirit na maging konektado sila lalo, Panginoon, sa inyong salita. At nawa, Lord God, bigyan mo po sila, Panginoon, ng very powerful testimony, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang pinabibilangan, Lord God, na lugar, Lord God, makita ang buhay nila, Panginoon, maging example kung ano ang klaseng buhay na meron pagiging Kristiyano, Lord God, para mas madali silang madala, Panginoon, ng iba't ibang mga tao, Panginoon, sa pananampalataya sa inyo, Lord God. Pinapanalangin po namin, Panginoon, ang every nationality, Lord God, yung mga Filipino, Panginoon, na maging mas effective kami sa mga kababayan namin, Lord God. Magkaroon kami, Panginoon, ng magandang relasyon sa bawat isa, maipakilala ka namin, Lord God, sa mga iba't ibang lahi, Lord God, tulad ng Myanmar, Lord God, Indonesian, mga puti, Panginoon, na lahi, Lord God, na kung saan ikaw yung kinikilala nila, na mas maging concerned kami, Panginoon, lalong-lalo na sa panahon ngayon, Lord God, na
magkaroon kami, Panginoon, ng pagkakaisa sa panalangin, Lord God, pagkakaisa, Lord God, na sa yung panahon na ito, ipakilala ka namin, Lord God, na ipakilala ang mga salita, Lord God, sa lahat ng nationality, Lord God. And we pray also, Lord God, for Mema, Lord God, especially kay Pastor Bong, Lord God, sa kanyang pag-lead, Lord God, sa mga pastor, Lord God, sa kabilang sa Mema, Lord God, bigyan mo si Pastor, Panginoon, ng magandang bigyan mo po sila, Panginoon, ng wisdom, knowledge, Lord God, guide them, Lord God, maging good example sila, maging bigyan mo, Panginoon, ng katulad ng ginagawa namin ngayon, makita ng every pastor, Lord God, ma-inspire sila, gayahin nila, Panginoon, yung magandang pinapakita ni Pastor para po i-lead ang bawat churches. Give them physical strength, Lord God. Give them, Lord God, more connected po sa inyo. Give them, Lord God, unity, Panginoon, mapagkaisa na sana po, Panginoon, lahat ng churches maging matatag sa panahon na ngayon, Panginoon. Yung mga member, Panginoon, ng bawat churches, Lord God, magkaroon, Panginoon, ng unity na kung saan, Lord, ang pastor, Lord God, is matulungan, Panginoon, ang bawat member, Lord God, kung paano po kumunik kalalo sa inyo, Lord God. Thank you, Father God, sa church namin, Lord God, na kung saan kahit po, Panginoon, lockdown, Lord God, nananatili po, Panginoon, yung pagkakaisa in prayer, Lord God, in sa online, Lord God, yung pagkakataon na kami po magpagsama-sama, Panginoon, sa online service, Lord, online prayer, Lord God, napakalaking bagay po ito para po kami, Panginoon, lalong magalapit sa iyo, tumatag sa panahon ng tayo, Lord God. And this, sa panahon ngayon, Panginoon, lahat ng mga leaders, Lord God, magkaroon sa tayo ng heart to care, Lord God, Lord God, mag-flow sana sa bawat isa, Panginoon, yung blessing, ang bawat isa, na hindi ko yung Panginoon, center lamang namin itong pangapakalaman namin. Amen and amen. There's a mighty move of the Holy Spirit in the churches in Macau. You were always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender, you're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. May your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. By your grace I live and breathe to worship you.
Amen. Praise God. So, gusto ko lang sumandali ng pagkakataong ito, no? Kasi gusto ko lang pasalamatan si Judy. Meron po siyang natulungan na Chinese na matanda. 92 years old yung kanya pong kapitbahay. At nakakatuwa dahil at tinawag niya rin po sa amin. Talaga pong yung matanda ay talagang hindi na talaga nakakakilos at wala na tumutulong. At and I really praise the Lord sa buhay ni Judy at ng kanyang mga kapatid. At pinulungan nila yung matandang yun. At kaninang umaga, I believe na meron na pong bumisitang mga nurses para mag-asikaso doon sa matanda. Kaya praise God sa buhay ni Judy. And tayo po natin muling manalangin. Panginoon, once again, kami po'y dumudulog sa'yo sa panalangin. Dinadalangin po namin ang ating kapatid na si Rod, Dagoo, Lord. Hallelujah na ngayon ay nasa biyahe, pauwing Pilipinas. Panginoon, tulungan mo siya sa anumang sa kanya pong panibagong journey ng kanya pong buhay. Ingatan mo ang kanya pong sasakyan at ingatan mo rin, Panginoon, ang kanya pong mga daladalan at mga salapi, Lord God, iuwi. And Lord, I even pray, Lord God, for Liam, O God, na 4 years old na meron pong butas sa kanya pong puso. Ikaw ang Diyos ng himala. Dalangin namin na ang butas ito, Panginoon, ay bumaling. O Lord, hallelujah, at ang batang ito ay lumaki na normal, makapag-aral, at naging pagpapala po sa kanya pong mga magulang, mga pamilya. At higit sa lahat, Lord God, gamitin mo ang milagrong ito upang ang batang ito ay makakilala sa iyo, sampu ng kanya pong mga magulang at mga kapamilya. Lord, we even pray, Lord God, for Jeric, Lord God, hallelujah, for wisdom, for guidance, and for the right decision sa kanya pong pagpunta sa Canada, Panginoon. We pray na na siya po ay magabayan, O Lord, hallelujah, sa mga sa lahat ng mga papers na kanya pong aasikasuhin. And we even pray, Lord God, for provisions, O Lord, hallelujah, upang matupad, Panginoon, ang kanya pong pangarap na makapunta po doon. Lord, dinadalangin din namin, Panginoon, si Iowa sa kanya pong working visa. Dalangin namin, Ama, na patuloy po siyang ma-extendan ng working visa at matapos ito, siya po'y makapagtrabaho sa restaurant, O Lord, hallelujah, na nag-hire po sa kanya. We will pray, Lord God, for Sheila Manlunas, O God, hallelujah, for healing and provision. O God, ano man po ang kanya pong sakit at karamdaman, alam namin na ikaw ang dakilang doktor na kaya magpagaling sa kanya. And Lord, we will pray, Lord God, sa pamangkin po ni Sister Perla for extension visa as well. And Lord, dinadalangin, patuloy po namin sineseluhan, O Lord, ang aming pong panalangin sa bansa ng Macau. Maraming salamat, Panginoon, sa bansa ng Macau na kung saan ay talagang they spend, Lord God, hallelujah, around 10 billion, more than 10 billion para po dito sa nangyaring ito na kung saan ay hindi pa po tapos ang kanya pong pagtulong sa mga mamamaya, sa mga negosyante, bagkus matuloy pa rin po siya mag-shell out para po sa mga losses ng mga businesses sa Macau. And Lord, dinadalangin namin, dinadalangin ko ang bawat leaders, O Lord, of ABCF Church. Pray na patuloy mo sila bigyan ng kalakasan, karunungan, at marami pang mga oras, O Lord, hallelujah, pa magbabad sa iyong presensya at magbabad sa iyong salita. And pray, Lord God, for all the workers. Sana po sila naroon sa kanila po mga tahanan, Panginoon. Patuloy mo ingatan ang kanila po mga trabaho. And we pray, Lord God, na ipuwi po, Panginoon, ang kanila po mga employers upang matustusan ang kanila pong mga panggastos, O Lord. And we pray, Lord God, sa aming pong ministry, for all the ministry of the churches, sa aming pong worship service, O Lord, hallelujah, naway mailabas namin ng todo-todo ang aming pong taus-pusong pagpuburi pagka kami ay nagsama-sama na, O Lord, sa iyong sanctuaryo. At we pray, Lord God, for all the members of ABCF Church. And not only them, maging ang kanila pong mga mahal sa buhay, maging ang kanila pong mga pamilya. Hallelujah. Pray, Lord God, hallelujah, na patuloy mo silang pagpalain ang kanila pong pamumuhay, pagpalain ang kanila pong isipan ng spiritual, Lord God, na kanila pong pamumuhay. O Lord, hallelujah, let there be always a good relationship sa kanila pong sarili-sarili mga tahanan upang ang presensya mo, O Diyos, ay manatili, O Lord, hallelujah, at palagi ka maging sentro ng kanila pong mga usapan. Father God, I pray kung ano man po ang prayer request ng aking po mga minamahal, Lord God, ng mga kapatiran. Hindi po namin alam
kung noong kanila pong mga panalangin, pero ako po, Panginoon, nakikisa for whatever distress, Lord God, they have. And even pray, Lord God, hallelujah, sa mga kasamahan sa work, Lord God, ni Paolo, O Lord, hallelujah, na naka-quarantine sa mga sandaling ito, dalangin namin, Ama, na sila po'y makatapos na sa kanila pong quarantine at sila po ay makabalik na po sa kanila pong mga trabaho. Lord, ibalik mo, Lord God, just continue, Lord God, to restore whatever losses they have dahil po sa pandemic na ito. And we believe, Lord God, hallelujah, na meron kang magandang plano behind everything that is happening here in Macau. Once again, Lord God, I pray, Lord God, that you will continue, Lord God, to uphold us, O Lord, hallelujah, patuloy mo kaming hawakan, Lord God, in the palm of your hand, upang ang aming pong pananampalataya, hindi po kami manlamig, hindi po kami manghina, bagkos sa panahong ito ay mas lalo pa kaming kumapit sa iyong mga pangako. Hallelujah. Father God, once again, thank you. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you, may His face shine upon you and give you grace. Shalom, peace. Father God, sa aming pong pagtatapos, I pray that your Holy Spirit will continue to comfort each and every one of us. Continue, Lord God, to provide for their needs. And continue, Lord God, to give wisdom na ma-maximize po namin ang aming pong oras, maisagawa po namin ang mga gawain na hindi po namin nagagawa during the time na kami pinakapagtatrabaho. And higit sa lahat, Panginoon, mas lalo pang lumalim ang relasyon namin sa iyo, O God, especially in this moment, O God, ng aming pong buhay. Once again, we thank you, Lord. We believe, Lord God, that every prayer, Lord God, hallelujah, has been answered today. We even pray, Lord God, pahabol ng prayer, Panginoon, King Angel. Pray po sa kagalingan ng kanya pong ubo, Lord God, in the name of Jesus. Love you, Lord. Hallelujah. Amen and amen and amen. Amen and amen. At the cross, your work was finished. You were buried in the ground. But the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. For you wear the victor's crown. Every stronghold, every sickness is broken in Jesus' name. COVID is broken in Jesus' name. We are blessed in Christ. Hallelujah. At ngayon pong gabing ito, let's end this night with the victorious declaration that we are blessed. The blessings of the Lord makes me rich and adds no struggle with it. What the devil intended for evil, God turned it for good. Amen. No weapon formed against us shall prosper, and every tongue that rises against us, God condemns. From the fullness of His grace, we all receive one blessing after another. Sabi nga natin, one blessing after another. Sunod-sunod. Hallelujah. Whatever I do it for the glory of God. Wherever I go, whatever I do, I will be blessed. By the stripes and the blood of Jesus, I am protected. I am healed. No sickness in my body, no sickness in my family,
Let's declare 3 times, no more COVID cases in Macau. No more COVID cases in Macau. No more 0 COVID cases in Macau. And I am blessed to be a blessing, for I am abundantly blessed in Christ forever and ever and ever. Amen and amen. Hallelujah. Let's end our prayer night with the victory clap. Hallelujah. Sige po, mag-unmute na tayo. Hallelujah. And let's turn on our cams. Hallelujah. Lahat mo nag-join sa atin sa prayer, sa Zoom. Amen. At sa miss. Hello po. Hello everyone. I miss you all. Good evening. Miss you. Good evening, Brother Paulo. Thank you all. Jason. We miss you, Kuya Jason. We miss you, Jason. Caleb. I miss you, Kuya Anton. Sister Rose. Virgin. Hello. Paulo. Hello. Hello, Paulo. Miss you, Paulo. Miss you, Paulo. Amen. Oh, okay. O, baka magkalimutan tayo. Magpicture na tayo, ha? Hello, Kuya Jocelyn. Hello, Kuya Jocelyn. Hello, Kuya Jocelyn. Mr. Perlang. Hi, all of you. Hi, wala muna nga, Alice. Magpipicture tayo. Picture si Mandy. Alam mo na nga, Alice. Magpipicture tayo. Baka makalimutan. Barbie, how are you? Okay. Ready? Okay. Sige, dalawang... Okay. Puno tayo sa screen. Isa pa, isa pa. Itay ka siya. Okay. Sige, isang pasada pa ulit. Paolo. Yan. Yan, ngiting mayaman. Ngiting mayaman. Ngiting mayaman. Ngiting mayaman daw. Caleb, tan ako. Okay. Thank you po. Bye-bye. Hold on lang, hold on lang, hold on lang. Di pa tayo tapos. Bala shooting. Hello, Sister Rose. Bala shooting. Okay na, okay na. Thank you po. Thank you po. Bless you. Bless you all. To Sunday. Bless you all. Very. Bye bye. 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 Bye bye.